Sa ibang balita, inalmahan ni Vice President Sara Duterte ang pahayag ng isang kongresista na ang House Speaker ang nakakumbinsi sa kanyang tumakbo noong eleksyon 2022. At yan po ang tinutukan ni Ian Cruz. Kay Vice President Sara Duterte na nanggaling si Senator Aimee Marcos at hindi ang pinsan nitong si Speaker Martin Romualdez ang kumumbinsi sa kanyang tumakbo sa pagka-vice presidente nitong eleksyon 2022. Naglabas ang pahayag tungkol dyan si Duterte kasunod ng inilabas na statement ni Cavite Representative Elpidio Barzaga na nagsabing si Romualdez daw ang nagsulong na tumakbo si Duterte sa Unitim ticket at kalaunan ay na-recruit umanib sa partidong Lakas CMD. Sabi ng vice-presidente, wala raw Speaker Romualdez sa eksena. Aniyay, maling impormasyon ang nakarating kay Barzaga o di kaya'y pinaniwala ito sa isang kasinungalingan. Ikinuwento rin niya ni Duterte kahapon sa isang pagtitipon sa Pasay kung saan nagkasama sila ni Senadora Marcos. Nag-text sa akin si Senator Aimee Marcos. Message niya ako and she said, pwede bang ikaw na lang ang tumakbo ng Vice President? And then I told her, let me just talk to my mother and my family. Bumalik ako kay Senator Aimee. I said na pwede ko ba kayong makausap ni President Bongbong. So si Senator Aimee at ako and si Senator Bongbong, we talked. Sabi ko sa kanila, I've not seen my numbers as Vice President. Sabi ko, kailangan ko makita kung mananalo ba ako o hindi at kung ano ang kailangan ko gagawin para manalo as Vice President. Pagkaraan ng ilang linggo, nag-usap muli sila. When they came back to me, nag-usap kami, and then we agreed, President Bongo, Senator Aimee, we agreed na okay, sige, we can do this. We can try. To do this. And then, so nagsimula na kami mag-usap, magsama, President Bongbong. Kanina, matapos ang pamahagi ng assistance sa lalawigan ng Quezon, pinatotohanan ng kapatid ng Pangulo na si Senator Aimee Marcos ang mga sinabi ni Duterte na siya ang nagtulak na tumakbo ito sa pagka-vice-presidente. Totoo lahat ng sinabi ni Vice President Sara, subalit hindi ko na inisip na ang kinin pa o pag-usapan pa dahil ang mahalaga nanalo naman ang dalawa na malalapit sa akin, ang aking kapatid at ang kinakapatid ko ng tuturing si Inday. Sa press release ni Barzaga, ipinunto na wala raw sinabing masama si Romualdez tungkol sa vice-presidente kahit pa ito raw ang umano'y pinatutunguhan ng mga patama ni Inday Sara kasunod ng anyay mga tangka para patalsikin si Romualdez. Matatanda ang matapos umugong ang umano'y mga tangkang patalsikin bilang Speaker of the House si Romualdez kamakailan, natanggal bilang Senior Deputy Speaker si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na kilalang malapit na kaalyado ng vice. Kasunod nito, nagbitiw si Inday Sara bilang chairperson at miyembro ng partidong Lakas CMD, ang partido ni Romualdez. At isang araw makalipas, pinag-usapan ang post niyang tungkol sa isang di pinangalan ng personalidad. Sinabi niyang sa ambisyon daw nito, huwag maging tambaloslos, salitang Bisaya na ginagamit para batikusin ang karakter ng isang tao. Sa pagbati naman ng Pangulo kay Duterte noong kaarawan nito, sabi ng Pangulo, huwag na raw pansinin ang mga tambaluslos dyan. Sa isang pagtitipon naman noong Lunes, matapos magpasalamat sa suporta ni Pangulong Marcos sa mga programa ng Office of the Vice President, sabi ni Duterte, hindi na raw niya babanggitin ang middle initial ng Pangulo. R ang middle initial ng Pangulo para sa Romualdez. Sabi ngayon ni Duterte, ang taong hindi makakilala sa pagitan ng atake at katatawanan ay walang puwang sa politika, lalo't hindi raw naintindihan na ang pagtatalo sa politika ay mukha ng demokrasya at hindi dapat itumbas sa pamamahala. Nakakatawa raw na ang nangyayari sa politika ay naging oportunidad ng mga sycophant o sip-sip. Iginiit naman ni Duterte ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay matatag at malakas. Hinihinga namin ang pahayag sina Speaker Romualdez at Congressman Barzaga. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.